taon ang nakalilipas, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahatid ng makabuluhang talakayan. Tama ka dyan, Sky, and for the next 2 weeks, makikipagtalastasan tayo kasama ang Lagro High School! Kaya naman, break time muna tayo sa mga lessons sa eskwelahan at ating pag-usapan ng mga isyu ng bayan. Lahat ng yan, dito lang sa inyong coolest classroom ng bayan. Kaya siguraduhin walang absent, dito lang sa Schoolmates! Schoolmates, narito tayo ngayon sa Novaliches, Quezon City para bisitahin ang Lagro High School. Kaya naman, para tulungan tayong mas makilala ang paaralang ito, makakasama natin sina Lian at Nigel. Hey guys! So, ready na ba kayong itour ako sa inyong school? Yes, ready na po! Tara, let's get it! Noong 1970s, nang hilingin ng GSIS La Mesa Homeowners Association, or LAMEHA, na magkaroon ng high school sa Lagro Subdivision, and of course, sa tulong na rin ng City Government and Education Bureau, the school that was named Novaliches High School started on June 13, 1974. On August 26 of the same year, inilipat ng eskwelahan sa Lagro Elementary School campus. And after 2 years, from 87 students, naging 249 ito. In the school year 1977 to 1978, umabot na ng 774 ang mga estudyante dito with 15 sections sa occupying 7 classrooms. Kaya naman itinayo ang Lagro Annex Building sa tulong ng principal noon na si Mr. Florencio Dumlao at ng Parent Teacher Association or PTA. September 1st, 1978. Lagro High School was inaugurated by Mrs. Comemoracion M. Concepcion, thus making it the very first foundation day. Patuloy pa rin sa improvements, renovations, and technological advances ang Lagro High School. Bukod pa rito, marami na rin naiuwing parangal ang paaralan sa district, division, regional, and national competitions with the help of our principal, Dr. Maria Noemi M. Moncada. Kitang-kita naman natin guys na talagang highly competitive and productive ang mga estudyante ng Lagro High School. But the big question is guys, handa na ba kayo sa hamon naming debate? O naman Sky, ready na. Hindi magpapahuli ang mga Lagronian. Ayan guys, kaya tutok lang dito lang sa Schoolmates! Tara, good evening guys, andito pa rin tayo kasama ang mga schoolmates natin from Lagro High School! That's right guys, sure na sure ako excited na silang makialam for tonight. Kaya naman Sky, huwag na nating patagalin pa, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong gabi? Narito po. High schoolmates, age limit sa job application, dapat o hindi dapat? Isa sa mga karaniwang tinitignan ng mga kumpanya sa paghahanap ng empleyado ay ang edad. Mas makabubuti raw kung mas bata ang magtatrabaho dahil na rin sa bilis ng pagkilos na malaking tulong sa mas mabilis na produksyon sa paggawa. Subalit tila diskriminasyon daw ito para sa mga may edad na may sapat na karanasan at kakayanan sa pagtatrabaho. Nawawalan daw ng pagkakataon ng mga may edad na aplikante na matanggap sa trabaho dahil sa age limit. Gaya ng mga overseas Filipino workers na nais bumalik dito sa Pilipinas para maghanap buhay. E kayo mga schoolmates, dapat nga bang may age limit sa job applications? Age limit for job applications, dapat o hindi dapat?
Madalas nakikita natin sa mga job opportunities ay mayroong nakaakibat na age requirement. At karamihan sa mga employers ay naghahanap ng mga mas batang aplikante. That is right, Gab. Kaya naman nagbibigay ito ng disadvantage sa mga job applicants natin na may edad na, dahilan para mas mahirapan silang makahanap ng trabaho. Very interesting topic, Gab. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang debate. Sino-sino nga ba ang makakasama natin para sa ating unang grupo na naniniwalang dapat may age limit sa job applications? Sila ay sina Angelo, Rico at Sophia. The age limit for job application stands to promote the welfare of the workers. However, I'm positive that both parties can agree that the age limit should not be considered when hiring applicants. Moreover, having an age limit for job application doesn't necessarily mean that when somebody is older than you, they get more opportunities when it comes to work. The age limit for job application is non-compulsory, meaning just because a company implements it in their system doesn't necessarily mean that every other company should do so as well. The age limit does not promote age discrimination like our opposition says, but rather it promotes protection and productivity of our workers. Ang atin namang ikalawang grupo ay naniniwalang hindi dapat magkaroon ng age limit for job applications. Sila ay sina Amelia, Domingo, and Johnson. Naniniwala ang aming grupo na nararapat lamang ng age limit for job application ay nararapat lamang natanggalin sapagkat naniniwala kami na hindi basihan ng edad upang limitahan ng isang tao sa mga bagay na kanyang kayang iambag o sa ating mga kumpanya o maging sa ating lipunan. Bilang karagdagan, naniniwala ang aming grupo ng age limit for job application ay talaga namang para sa lahat na ito ay nangangahulugan ng pagkakapantay-pantay ng bawat isa. At pangatlo, naniniwala kami at mariin naming paninindigan na mas maganda pa rin at hindi basihan ng edad ng isang tao, kundi ang kanyang kapasidad at ang kanyang abilidad. Simula pa lamang yan, pero mukhang magiging exciting ang ating talakayan ngayong gabi. Pero schoolmates, reminder lang, hindi lamang ating mga debaters ang maaaring makialam sa ating topic for tonight. Dahil syempre, kasama ko pa rin ang ating audience schoolmates dito sa Lagro High School! Maya-maya lamang guys ay mapakikinggan din natin ang kanilang mga komento, argumento at katanungan patungkol sa ating topic. Tama ka dyan, Skyet, sa mga schoolmates naman natin sa bahay. Pwede rin ho kayong makialam, i-like at i-follow lamang ang aming official Facebook at Twitter page at schoolmates. Magpadala lamang po ng inyong mga opinion at maya-maya, ilan sa inyong mga mensahe ay babasahin ni Schoolmates Kai. That's right, Gab, sa aming pagbabalik, simula na ng mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! Schoolmates, kanina nga narinig na natin ang opening statements at ngayon naman maririnig naman natin ang iba't iba pang mga punto mula sa kanilang mga team members. So sisimulan natin yan kay Vico. We Filipinos have this common misconception about the term age limit. We common associate this with the term discrimination. Ngunit sa lungat, sa katotohanan, hindi naman ginagawa o iniimplementa ang age limit para lang magdiskrimina. Ito ay para sa pagiging produktibo ng isang kumpanya. At pag ang isang kumpanya ay produktibo, magiging produktibo ang isang bansa. Kapag produktibo ang isang bansa, magiging produktibo ang mamamayan. Nangangahulugan lamang na kapag ang ating mga kumpanya ay nag-implement na ganitong uri ng protocol, ay mas malapit sa katotohanan na ang kumpanyang ito ay magiging produktibo. Ngunit hindi naman namin sinasabi na maging compulsory o sapilitan ang pag-i-implement ng ganitong uri ng patakaran. Bagkus, ito ay nasa paniniwala ng kumpanya sangayon sa mga pag-aaral, mga survey na kanilang gagawin. Kaya kami ay may matibay na paninindigan na dapat natin i-implementa ang age limit kung pipiliin ng kumpanya. Sabi ni Rico,
Ang age limit daw ay bubuo ng isang consensus sa private companies which will make them more productive dahil mas masasala na nila ang kanilang mga aplikante. So ano naman kayang masasabi dito ni Johnson? Age doesn't define your skills and capabilities. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay 50 years old or older, hindi mo na kayang gawin ang mga ginagawa ng mas nakakabata sa'yo. Hindi rin naman ibig sabihin na kapag ikaw ay bata, hindi mo rin kayang gawin ang nagagawa ng mas nakatatanda sa'yo. Secondly, it is one of the underlying reasons of unemployment and underemployment rate of the Philippines. Unemployment rate of the Philippines as of 2017 according to the Philippine Statistics Authority is 6.6% while the underemployment is 16.3%. Sabi naman ni Johnson, age doesn't define your abilities and strengths. And actually, this will contribute to solving unemployment and underemployment. So ano naman kayang tugon dito ni Sofia? Sinasabi nyo na ang abilidad ang dapat maging basehan para tanggapin o makapag-apply ng trabaho ang mga aplikante. Sinabi nyo rin na ito ay isang dahilan ng underemployment or at unemployment. Pero dapat din nating isipin na hindi lamang ito ang nag-iisang dahilan kung bakit mataas ang rate ng unemployment at underemployment sa Pilipinas. As of 2017, ang sinabi mo nga na 6.6% ang rate of underemployment. Karamihan sa mga underemployed ay mga fresh graduates. Samantalang kanina, sinabi na mas nahihirapang maghanap ng trabaho ang mga mas may edad. Ngunit pinapatunayan ng datos na ito na hindi dahil sa edad, hindi lamang dahil sa edad, kaya sila nahihirapan. Dapat din nating ikonsidera na sa kasalukuyan, ang skills ng mga graduate student ay hindi umaangkop sa mga in-demand na trabaho sa job market. So sabi ni Sofia, hindi lang naman ito ang dahilan ng underemployment and unemployment dahil mas marami pang reasonable factor sa status quo. So ano naman kayang masasabi dito ni Amelia? The opposition firmly believes that the age limit in job applications should be abolished. Why? Well, first of all, it promotes what we call the age discrimination. Age limit. Why is there the word limit? Limiting the applicants. Why should your age define what you can do and you cannot do inside a job? It does not define your skill, your abilities. That's why we have what we call the unemployment and the underemployment. Because the companies oversee, or what they see is not your ability or your capability in doing that work or your productivity, but rather they see your age. Okay? So, hindi kami sumasayad sa mga kapitalista ang sinasabi na dapat ganito ang edad mo para maging productive ka sa kumpanya namin. But we side sa mga Filipino workers o mga Filipinong manggagawa. Binibigyan sila ng equal opportunities in finding a job and that will eventually lead to kaginhawaan hindi lang sa kanilang sarili pati sa lipunan at sa bansa. Alright, thank you so much debaters. Palakpakan naman natin ang ating mga schoolmates. Ngayon naman, makikita natin ang reaksyon ng mga netizens na ihahatid sa atin ng ating schoolmate na si Sky. That is right, Gab. Siyempre, hindi lamang ang ating mga schoolmates dito sa Lagro High School ang may pakialam sa ating topic for tonight. Kung dapat nga bang magkaroon ng age limit sa job applications dahil nagpadala rin ng kanilang mga mensahe ang ating mga netizens. Ito ang sinabi ni Michael Rafael Villagracia. Sabi niya, no age limit as long as he or she is physically fit to work. Sabi naman ni Tenchi Calmaseno, dapat sa paghahanap ng trabaho, dapat may age limit. Yan ang para sa akin at dapat hindi senior citizen. Ang sabi naman ni R.S. Gilas, dapat alisin ang age limit dahil kung experience ang pag-uusapan, mas nakahihigit ang may karanasan kaysa sa mga lack of experience workers. Example, those workers who have enough experience can be posted in a higher position. These are the advantages of them. Maraming salamat po sa mga ating mga netizens. Patuloy lamang po kayong magpadala ng inyong opinion sa ating topic for tonight. At maaari pa rin po kayong magpadala ng inyong salawin sa pamamagitan po sa pagboto sa ating mga social media accounts kung saan po kayo papanig sa ating debate for tonight. Bukod dyan, schoolmates, mamaya pipili din tayo ng best speaker mula sa ating mga debaters na pipilihan ng mga schoolmates natin mula dito sa Lagro High School at ng ating mahuhusay at masisipag na schoolmate staff. Ang ating pong criteria for judging ay makikita nyo po sa inyong mga TV screens ngayon. At sa aming pagbabalik, magpapatuloy na naman ng isang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates!
What is up, schoolmates? Muli tayo nagbabalik dito pa rin sa UP Diliman para sa selebrasyon ng Science, Technology, and Society Month 2018. Ngayon naman guys, bibisitahin natin ang exhibit ng Philippine Microsat. Kaya ano pa, hinintay natin? Tara na! Hey guys, together with me now is Mr. Ariston Gonzalez. He is a researcher of the Project Diwata 1 and 2. Hi sir, at tanong ko lang po, para sa mga hindi pamilyar, ano po ba ang Diwata 1 and 2? Okay, so Diwata 1 and Diwata 2 are microsatellites. So ito, isang kategory ito ng satellite na under 100 kilograms. So ibig sabihin, kumpara dun sa mga traditional na malalaking satellite, ito yung maliliit na version. So yung Diwata 1, ito yung una nating microsatellite na nilaunch into space. So actually ito, nag-orbit na in space right now, even right now. Started yung development around December 2014. And then we launched it into space April 27, 2016. So roughly, 2.5 years in orbit. We call it an Earth Observation Satellite. What it means that it takes images of the Earth. Ang example niyan, images of Manila, and then other portions of the Philippines, and even other parts of the world actually. Pero for Diwata 1, ang main purpose namin is for helping national issues. For example, in disaster response, we take an image of an area, yun yung before na photo niya, and then after dumaan yung calamity, we take another photo. So as simple as before and after, meron ka ng comparison. Even as this small, we're already conducting what we call a multispectral image, meaning we can assess yung damage on an analytical level. So hindi lang siya visual na okay, may nasira. Kasi we can also calculate yung extent talaga niya. Ngayon sir, we have Diwata 1. Nandito po kayo para din sa Diwata 2. And nandito po ata ang Diwata 2. Ano naman po ang meron sa Diwata 2, sir? Diwata 2 actually will have the same kind of mission. So Earth observation pa rin siya, will still take images. Pero ang bago dito is we've included also experimental components. So example nun is amateur radio module na tinatawag namin. Which means, using special kind of walkie-talkie, anyone with that radio and then tuning it to the frequency that we have, they can communicate with using Diwata 2. So, ang example niyan is during calamities, may mga area na down yung traditional cell sites. So, yung communications between other agencies is challenging. So, what we do is we can roll out what we call amateur radios. So, imbis na may cell site ka, meron kang satellite as your point of communication. The main difference between Diwata 2 and 1. So, Diwata 1 was launched at 400 kilometers above the Earth. Yes, this one will be much higher. So, 600 kilometers. So what it means is that yung lifespan niya yon, tsaka yung coverage niya mas malaki, yung lifespan niya mas matagal bago mag decay yung orbit niya back to Earth. So yun yung isa mga main advantages. Also, dito sa Diwata 1, yung inclination namin challenging, meaning yung ang impact sa mission namin hindi regular yung pagdating niya over Philippines. So minsan 2 p.m., minsan maga 10 a.m., minsan naman gabi. Pag gabi wala kami makuha ng image kasi madilim. So with this one, it will have a what we call a sun synchronous orbit. So meaning mas regular na. For every 1 p.m. darating siya. We can take images. What we do is we partner actually with Japan. So this project is what we call PHL Microsat Project. So this is a project funded by the DOST. And then in partnership with UP Diliman and Japanese universities, Tohoku University and Hokkaido University, we were able to formulate and come up with a plan of a microsatellite. But of course, the engineers who have worked with this and designed the satellite are Filipinos. The launch neto is on October 29, yes, 12:08 p.m. noon. So noon time siya, pwedeng mapanood ng lahat. So you can visit our website in dostast.gov.ph. So meron kaming streaming doon na ilalagay nung launch neto when time come. Napakarami mga exciting events dito sa UP Diliman Science, Technology, and Society Month 2018. Kaya guys, huwag niyong palampasin dahil open to all ang mga activities na ito. Kaya guys, for more campus events updates, stay tuned dito lang sa Schoolmates Campus Journal. Welcome
back, schoolmates! Kanina, napakinggan na natin ang mga argumento ng mga team members din ng magkabilang grupo. Ngayon naman, dumako tayo sa aking paboritong segment ng ating debate, ang Free Flow Q&A. Yan. Mamaya guys, maaari kayong magtanong or magsabi ng inyong mga opinion pag may sinabi yung isa sa kabilang team. So free tayo kahit anong gusto nyong sabihin. Alright? Ito ang ating unang question. Sabi kanina na affirmative team na pag nagpasya ang isang kumpanya, pursue ang age limit sa mga job applications, paano ito nakatutulong sa kumpanya kung sakaling ang tatanggapin nila mga batang aplikante? Depende po sa pangangailangan ng kumpanya at depende kung anong uri ng kumpanya. Kung yung kailangan ng kumpanya ay nangangailangan ng lakas o ng bilis, syempre, yung ating katawan, as tumatanda tayo, nababawasan yung calcium production. Nangangahulugan na maaaring humihina yung katawan mo. Hindi ko sinasabing sa lahat ng pagkakataon. At kung may pagkakataon man na may mas matanda, na mas malakas sa isang bata, hindi mo ma-justify ang isang kaso sa isang kabuuang argumento. Ngayon, kung halimbawa sa bilis din, napapatunayan rin naman na mas mabilis ang ilang bata. Hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan. Kung ganito yung pangangailangan ng kumpanya at kung masusustentuhan ang age limit, nung pag-iimplementa mo ng age limit, siguro makakatulong yung age limit sa kumpanya. Ayon sa ibang mga pag-aaral, bakit nila nilalagay ng age limit? Bakit kailangan bata? Dahil ang mga bata, gusto nilang makahanap ng trabaho. At dahil nga nagkukulang tayo sa mga job opportunities, kinukuha nila yon. So ano ang nangyayari? Pumapayag sila na babayaran sila ng below minimum wage. Yun ang gusto ng mga kumpanya. Kaya sila kumukuha ng mga mas bata. Kasi yung mga matanda, alam nila kung ano yung dapat sa kanila. Equal pay. Pero kapag mas bata, syempre, kukunin na, i-grab nila yung opportunity because they're looking for work. But that's not right. That's why they set the job limit and not for the productivity of the company. Exactly why they set the job limit, diba? To filter the minors from people who get actual experience for the job they're applying for. So you said that younger people get minimum wage from people who are of legal age and they get what they work for. Tama na yung sinabi mo, di ba? So that's why the age limit is there. Para pag tinanggal mo kasi, edi tawag dito, yung experience nila kulang para sa trabahong ina-apply nila. So paano na yung company magbe-benefit doon sa mga batang mag-apply? How can age be a filter? How can age define your ability and your capability to work? Hindi naman lahat ng pagkakataon ini-implement natin yung ganitong uri ng protocol. Ulitin ko, isa itong choice ng company. Kung sa tingin nila makakatulong sa kanila yon, tsaka lang nila i-implement yung ganitong uri ng protocol. Ngayon papasok yung tanong, bakit? Bakit natin kailangan mag-implement ng ganitong protocol? Halimbawa, ang isang construction company, kung nangailangan sila ng bilis o ng lakas, study proves na mas kadalasan mas malakas yung mas mabilis yung mas bata. So yun yung kukunin nila. I mean, maraming factors ng underemployment and unemployment. At walang study na magpo-prove na isang major o pangunahing dahilan o rason ng underemployment o unemployment ay yung pagpapanukala ng age limit. That's why we have what we call the job application process. Ibig sabihin, dumadaan sila sa proseso kung tatanggapin sila o hindi. Kung hindi nila kaya, edi hindi nila kaya. Pero why base their age kung kaya nila o hindi? Napakaganda ng nagiging palitan natin, Sky. Mula sa mga batang aplikante, tumungo naman tayo sa kabilang banda. Okay? Anyone can answer. Totoo bang mas responsable sa trabaho ang mga senior applicants? For me, no. We shouldn't generalize kasi may mga kabataan naman na tinatawag natin na meron na silang sense of responsibility at their very young age. Kaya hindi dapat natin i-generalize kasi why not give them opportunity na makapasok sa isang trabaho, specific job na ibibigay mo sa kanila para ma-develop nila or maka-gain sila doon ng experiences. Di ba nga, kabataan ang pag-asa ng bayan. So why not give them a chance to take that opportunity? Lahat tayo, meron tayong iba't ibang sektor sa lipunan. Iba't ibang uri. May matanda, may babae, may lalaki. Sa Constitution natin, Article 2, makikita nyo doon, iba-iba yung role. Iba yung role ng babae, iba yung role ng youth, iba yung role ng matatanda. Kung sa mismong Constitution, sinasabi na iba-iba yung role natin base rin sa edad. Bakit, ano yung concrete evidence na yung... iba yung may knowledge na kasi senior na nga, may experience na siya. At isa pa, sa Constitution din, nakalagay, para ikaw ay makakumandidatong presidente, kailangan, presidente, senador, kailangan
30 years old ka. Ibig sabihin ba nililimitahan rin ng sariling konstitusyon yung kakayahan ng mga nag-aasam na presidente nang dahil lang sa edad nila? May rason lahat ng bagay. Kung bakit nilagay yung age limit doon ay hindi para sa ikasasama ng bansa, bagkus para sa ikaunlad at ikabubuti ng ating pamahalaan. Una sa lahat, ang pagiging presidente at ang pagiging manggagawang Pinoy ay magkaibang bagay. Yun ay magkaibang clauses. Hindi mo pwedeng ipagkumpara ang pagiging isang presidente sa pagiging isang manggagawang Pinoy. Isa pa. Pangalawa, paulit-ulit yung sinasabi, for the benefit of the company. Para sa ikabubuti ng company, para sa ikauulad ng company. Paano naman ang ikauulad ng mga manggagawang Pinoy? Pinigilan mo na silang mag-apply dahil sa age limit na ipinapatumad ng iyong kumpanya. Ngayon, naniniwala ba kayong walang epekto ang edad sa kakayahang magtrabaho ng isang aplikante? Bakit pa natin kailangan ikonsidera yung ikauunlad ng kumpanya? Hindi porkit pinauunlad mo yung kumpanya, hindi mo na pinauunlad yung lipunan. Tatandaan natin na hindi yung pondo nang gagaling karamihan sa mga income tax. Pangunahin yan is yung tax mula sa kumpanya. Kung kaya, kapag maunlad yung kumpanya mo, malaki rin ang pondo. Pag malaki ang pondo mo, maraming proyekto. Pag maraming proyekto, maraming pakinabang. Pag umunlad ang kumpanya, uunlad ang ekonomiya, uunlad ang lipunan. Ang kakayahan ay natututunan. Ang edad, natututunan mo ba to? Hindi, di ba? Ito ang dinidikta ng lipunan sa iyo. Pero ang kakayahan mo, pwede mo itong matutunan habang ikaw ay tumatanda. Hindi naman ang edad, kakibat nito ang iyong wisdom. Pero ang edad, hindi ito kaya kaibat na yung knowledge. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay bata, mas konti ang iyong nalalaman. Hindi rin ibig sabihin na ikaw ay nakatatanda, mas marami ang iyong nalalaman at mas maganda ang iyong kakayahan. Okay, Sky. So, para sa ating huling tanong, guys, age limit sa trabaho, does it strengthen or weaken the workforce in our country? Of course, it weakens the workforce of our country. Kasi nga, nililimit mo na yung mga taong may kakayahan. Kaya nga tayo nagkakaroon ng underemployment. What is underemployment? Ibig sabihin, yung taong kaya niya itong gawin, ngunit hindi siya makakuha ng ganitong trabaho kasi nililimitahan mo na siya. That's why, tinatawag siya underemployment. Now, it limits the possibilities of the company to have a better workforce. Hindi naman ibig sabihin 35 ka na, ang hinihingi nila 36. Hindi mo na kayang gawin ng taong yun. Una, walang significant na data na magpapatunay na ang age limit ang pangunahing dahilan ng unemployment at ng underemployment. Pangalawa, simula nung pinasa yung RA 10911 taong 2016, walang significant data or study na magpapakita ng dahil dun sa batas na yun, bumaba or nagdecline yung datos ay yung bilang ng unemployment at ng underemployment. So contrary sa sinasabi nyo na itong nagre-resulta, ito'y isang bagay lamang, ngunit hindi itong pangunahin. Maraming dahilan kung bakit meron tayong underemployment at unemployment. Ito'y contributing factor. Pero wala ring significant study na sinasabi mo na yung edad nakaka-apekto sa trabaho ng isang tao. Wala. Meron. Wala. Bakit? Kasi yung skill mo, maaari siyang diktahan ng iyong edad. Bigyan mo ako. Ano? For example na lang, pag ang kailangan mo, memorya, yung mas mabilis ang memory, mas mabilis makatanda ang bata. Napapatunayan yan kasi kapag tumatanda ka, nababawasan yung abilidad ng katawan mo, ng body system mo. Hindi lahat ng trabaho kailangan is mentality. Oh, pero meron tayong physical. It's a job application. You go through a process. You can't just say na hindi mo kayang gawin to kasi matanda ka na, kasi dumadaan ka sa proseso. Kung physical ang pag-uusapan, masasabi mo ba napapayagan mong mag-opera sa'yo ang doktor na 60 years old na may nginig ang kamay? Hindi ba i-abolish ang age For your information, the most famous doctors are 60 and above. Kasi sila, with experience, kinikilala na sila sa field nila. So bakit masasabihin yun? At saka kaya nga dapat hindi natin nililimitahan. For example, ang kinahanap o requirements lang sa isang trabaho ay 18 to 21. Ngayon, nakikita mo ba doon ang pinakamagaling? Dapat binibigyan natin ng opportunity, pati yung ibang edad, na mas productive. Give them a chance na i-showcase yung mga ability nila sa specific job na ino-offer ng isang company. Alright. At saka, sige. We are talking about job application. Hindi pa naman natatanggap. So why limit? Tumanggap lang ng tumanggap, then hanapin ang pinaka-the best among the rest. Alright. Thanks, guys. Okay.
Okay, okay. Umiinit na ang ulo ng ating mga debaters, oh, Gab. Napakaganda ng mga puntong na-raise nila. Gab, mamaya sa ating pagbabalik naman, mapakikinggan natin ang mga salubi na ating audience schoolmates dito pa rin sa Lagro High School. Yan, sa pagbabalik ng Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Grabe kanina ang init na naging diskusyon. Ang naging point of debate nila ay kung merong epekto ang edad sa kakayahang magtrabaho ng mga job applicants. Kayo naman, syempre, hindi papatalo ang ating audience schoolmates dito sa Lagro High School! Sila din may masasabi at syempre meron silang mga katanungan sa ating mga debaters. Ngayon kasama ko sila, kasama ko si Danica, si Jillian at saka si Gab. Ngayon tatanungin ko si Danica. Ikaw Danica, sa naging agos ng debate natin, ano yung naging malinaw sa'yo at saka ano yung naiintindihan mo na? Sa tingin ko, mas mahihirapan po yung mga overage di umano na halimbawa nga po, tinanggal nga po yung age limit. Pero nakapasok po doon yung sa nauna na parang overage. Ngayon, pagdating niya sa workplace, kasama niya mas bata. So, para sa akin, mas mahihirapan siya na, alam mo yun, na makiagos, makidaloy sa mga challenges, sa mga demands ng workplace niya. Para sa akin lamang, mas mahihirapan siya dahil sa mga kasama. Alright, at sinasabi ni Danica, mas mahihirapan daw na mag-adjust na kung makakasama naman niya mga bata. Ito naman si Jillian. Ikaw, Jillian, sa ating mga debaters, meron ka bang gustong itanong sa kanila o klaruhin? May gusto lang akong laruhin para sa affirmative side. So sa affirmative side, you have said that age is actually a component wherein nakaka-apekto siya sa skill set ng isang individual. So what is your concrete evidence that age actually affects the skill set of an individual? So age affects the skill set of an individual. Let's say your worker is above 60 years old. So doesn't that affect the performance of the worker? Let's say what the opposition said, he's a doctor and he's above 60. Doesn't that mean working on patients, his age hinders how he works because he's already old? Doesn't our body deteriorate at some point, and that alone greatly affects how you perform and how it affects your company in terms of performance? Again, as I've said before, some doctors or doctors respected in the field are above 60 years old. Why are they respected? Because they have enough skills and experience to do their job properly. A doctor himself wouldn't risk losing a patient when he knows he cannot do that surgery or performance. Why would you hinder or why would you set a limit if the person is fully capable of doing that job? What you're doing is not just limiting the person, but discriminating. Discriminating, as defined earlier, as setting a particular preference or something. And that is one of the reasons why people are here in the Philippines, we have what we call the underemployment and unemployment, as I've said before. Mag-set na naman po tayo sa ibang trabaho kasi we've been discussing about the doctors. What about other professions? Paano siya makaka-apekto? For example na lang, yung tinatawag natin sa personal development, Eric Erickson's theory. May range ng ages kung kailan nagiging mas mature, kung kailan ka ganito mag-isip, kung kailan operational, kung kailan pre-operational. Lahat ng bagay may age. Ngayon kung papansinin natin, kung may age yung isang bagay, ibig sabihin, hindi man lahat, pero most of the time, sa ganung punto ng buhay, magmamature yung isang tao. Ngayon kung mature yung isang tao, mas magpa-perform siya sa isang trabaho ng mas angkop, nagbe-blend, at may chemistry siya doon sa trabaho kung mature siya. Ngayon, study proves naman din na may certain age kung kailan nagmamature yung isang tao. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na huhulaan na lang natin kung kailan magmamature yung isang tao. Meron at merong age range. Hindi naman namin sinasabi na isang 18 years old lang. Ayan, may range yan. Base sa kung anong trabaho, hindi lahat mag-a-apply sa yung isang range sa lahat ng trabaho. For example, yung binigay niyong doctors. Sinasabi niyo na 60. Pag sa doctors, pwedeng iba yung range nung age nila sa ibang fields. You are the one that set the 60-year-old age, not us. And a theory is a theory for a reason. That's why it's called a theory.
You said Eric Erickson's theory on the maturity. And that we cannot prove that study because why? It's called a theory for a reason, right? It's not proven yet. So why would you apply this to this debate? Alright, sige. Ito naman, pakinggan naman natin. Meron pang isang tanong si Gab. Ikaw, Gab, ano yung gusto mong klaruhin o itanong sa ating mga debaters? I have a question for Rico. So, sinabi mo kanina na if merong age limit, tataas yung verbatim na sinabi mo, uunlad yung ekonomiya, uunlad yung lipunan, uunlad yung korporasyon. Pero isn't it paradoxical na yung mga qualified naman, hindi mo sila isasali doon, pwede naman sila maka-contribute doon sa productivity? Uulitin ko, yung mga trabaho na nilalagyan natin ng age limit, hindi siya applicable sa lahat ng trabaho. For example, pag maghanap ka ng financial manager, maaaring hindi mo i-implement yung ganitong uri ng protocol. Ang sinasabi namin dito, kung ganun yung kailangan ng kumpanya at kung yun yung magsasatisfy sa needs ng kumpanya, uunlad yung kumpanya. Ngayon, dun nagsisimula yung tinatawag nating progress. Kapag ngayon natustusan yung pangailangan ng isang kumpanya, dun magsisimula yung progress. Ngayon, papasok dito yung tanong na, bakit hindi natin tanggalin yung age limit para naman matry natin baka umunlad tayo. Tingnan mo yung US, China at yung mga superpower na bansa. Lahat sila may age limit. Tapos biglang sasabihin mo Pilipinas, tanggalin natin yung age limit tapos boom. Syempre, yung maunlad na nga na bansa gumagamit ng age limit. What is your proof na yung ibang superpowers have age limit? For example, yung Coke and Nike, meron sila US sa iba nakabase yung iba sa US. Ngayon, pag ma-search, pwede rin namang ma-search, available naman yan sa Google siguro. Makikita natin na mayroong age limit sa ibang trabaho sa US at sa China. For example, factories sa China, meron silang age limit. Tingnan mo naman yung economy nila. Grabe ang lakas, di ba? Kahalos tataasan na nila yung US. So yung age limit, may proof din tayo na yung age limit is effective siya. Pero hindi naman kasi parang misconception na siya sa atin na parang nagiging discrimination siya at parang pinapwersa natin. Well, in fact, hindi naman natin pinapwersa lahat ng kumpanya na mag-implement ng ganitong uri ng protocol. As I said a while ago, ang pinag-uusapan nga natin dito ay job application. Ngayon, ika-clarify ko lang, kagaya ng sinabi ko kanina, kung hindi nililimitahan ng edad, di ba, there is a big chances na mas makuha mo yung pinakamagaling na manggagawa dun sa mga, dahil nga hindi mo nilimitahan ng edad ng mga job applicants. Oh, mas umiinit ang ating debate. May debate na dito nangyayari, may debate pa dito. Mamaya guys, bibigyan natin kayo ng pagkakataong isara ang inyong mga argumento. Yan, sa ating pagbabalik, dito lang sa Schoolmates! Welcome back guys! Naging maganda ang ating talakayan. Kaya congratulations sa ating mga debaters. Palakpakan naman natin sila. Ayan, again guys, walang tama at mali. Binibigyan lamang natin ng boses ang mga kabataan at pinag-uusapan o pinapalawak natin ang mga relevant issues na kinakaharap natin ngayon. So ngayon, tutungo na tayo sa ating closing arguments. Okay, simulan natin sa affirmative side. Sophia, take it away. We, the affirmative side, strongly believes that the age limit for job application must remain. First, it is not the main reason, just a contributor of the high rate of underemployment and unemployment in our country. There are other factors that greatly affects unemployment and underemployment. Second, we believe that it doesn't discriminate, but rather it protects the employees. Setting the age limit protects them. How? Remember that when you abolish the age limit, you do not just take away ages 20 like that. You also take away the legal age. So therefore, there would be no legal age. What would be the basis of legalization? And lastly, we believe that the age limit does help companies flourish. Thank you, Sophia. Ngayon naman, pakinggan natin ang opposition. Amelia? The opposition firmly believes that the age limit for job applications should be abolished. Why? Because we aim for the progress of all and not for the progress of some. We believe that age does not define who you are as a person or what you can do as a person. Let your skills
and abilities speak for themselves. We Filipinos, young or old, have the skills and abilities that could help the progress of a country, and that could, and we aim for the development of the Filipinos. Why would we set our standards on the standards of the other countries? But what we are aiming for is the development of our own country. Sabi nga nila, mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Thank you to our debaters. Ngayon naman, dumako tayo sa ating mga audience schoolmates dito sa Lagro High School. Siyempre, sila rin ay merong reflection sa nangyari nating debate. Kasama ko ngayon si Nigel. Nigel, ikaw, sa nangyari nating debate, ano yung naging malinaw sa'yo? Yung pinaka naging malinaw po sa akin ay yung dapat po equal lang po tayo lahat, kasi personally, hindi naman po talaga nasusukat yung kakayahan or yung competency ng isang tao mainly sa age limit niya. Dapat po, we don't have to let age dictate what we can do, kasi age lang yan eh. Oo, nagde-deteriorate yung katawan natin, nagde-deteriorate yung functions natin, pero what if we still have the will and alam natin sa sarili natin na kaya pa natin magampanan yung trabahong yun, or yung kaya pa natin makipag-compete with the youngers or with the older sa field na yun. Kaya personally, naniniwala po ako na age is not a limit. Ayan. Maraming salamat, Nigel. At syempre, Sky, hindi magiging maganda ang debate natin kundi dahil sa mga debaters natin. Kaya guys, meron tayong napiling best speaker for tonight. Tama ka dyan, Gab, pero napakahirap pumili dahil pare-parehas silang mahuhusay. Kaya guys, sino sa tingin nyo ang ating best speaker for tonight? Alright. Okay, timik mo na. Gab? Okay. Okay, guys. Ang ating best speaker ay nakakuha ng 96.8%. Okay. Sino nga ba sa Gab? Kaya naman, ito na. Dahil sa kanyang ipinamalas na husay at galing sa pakikipag-debate at mga argumento at rebuttals na nagpabilib sa atin, our best speaker is Maria Amelia Alano. Congratulations, Amelia. Congratulations, siyempre, sa ating mga debaters din. Pare-parehas kayong magagaling. Congratulations, Amelia. Guys, sa mga schoolmates natin sa bahay, patuloy lamang kayong bumoto kung saang team kayo papanig sa aming social media sites at schoolmates at PDVPH. Right, pero bago tayo magtapos, nais po naming magpasalamat sa faculty and staff and siyempre sa mga estudyante ng Lagro High School. Dahil lahat sila po ay nakikulit at nakasaya muli, maraming salamat po. Ayan, Sky. Ang sa akin naman, Sky, syempre dito sa schoolmates, we are always for social and economic equality for all. Ang sakop ng pinag-uusapan natin ay age limit for job applications. So application basically is the process of applying or administering. Ito pa lang yung proseso ng pagpasok sa isang trabaho. Ngayon, kung lilimitahan mo ang prosesong ito nang nakabase sa edad, ito para sa akin ay isang form of discrimination. For everyone's information, nagbaba na ang DOLE ng Department Order No. 107 Series of 2017. It is Anti-Age Discrimination Act. Ang very premise nito, guys, is to provide equal opportunities for everyone, regardless of age. Now, there are always exemptions, tama? Like employment for children, voluntary retirement for senior citizens, and other reasonable factors. But at the end of the day, limiting age for job applications nullifies the very essence of democracy, the very value of social and economic equality for everyone. Yun lang naman. Thank you, Gab. Ako, I agree with Gab simply because wala sa edad kung kaya mo magtrabaho para sa'yo yun. At saka, tama ka, job hiring pa lamang ito, so sasalain pa. Again, walang tama o mali, guys. Binubuksan lang natin yung usapin para palawakin ito at palalimin para sa kabataan, para sa bayan. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates! May pakialam ka!